Nakakatuwang isipin na sa kabila ng kahirapan ay marami pa ring Pilipino ang may busilak na puso at handang tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong nila. What's up mga kautol? Ian Tots here at welcome muli sa ating munting channel. Isang panibagong nakaka-inspire na kwento na naman ang aking ibabahagi sa inyo na siguradong kapupulutan natin ng aral. Pag-usapan natin ngayon ang kwento ng isang pamilyang pinatuloy ang isang matandang basang-basa sa ulan. Ngunit may lihim pala ang pagkatao nito na ikagugulat nila. Tunghayan natin ang kanilang kwento. Kasalukuyang bumubuhos ang ulan na may kasamang manakanakang pagkulog at pagkidlat. Tanging lampara lamang ang ilaw na nagbibigay liwanag sa maliit na barong-barong ni Namang Hulyo. Gayunpaman, masayang nagkukwentuhan ang mag-anak habang nagsasalo-salo sa pagkain na madalas laman ng kanilang hapag, toyo at kamatis, itlog at isang kalderong kanin. Nako, siguro walang pasok bukas dahil malakas ang ulan, komento ng batang si Nilo. Nako, ikaw na bata ka, tinatamad ka na naman ano? Natatawang busika ni Rina sa anak. Oo nga, ikaw ha, kapag hindi ka nag-aral, magagaya ka sa akin na mahirap lang. Sige ka, pananakot naman ni Julio. Nanay at tatay naman, sabi ko lang baka walang pasok, ang layo na kaagad na itinalo ng usapan. Nagkakamot ng ulong reklamo ng paslit sa magulang. Nagkatawanan ang mag-asawa. Naudlot ang kanilang masayang pagkukwentuhan nang makarinig sila ng katok. Sino naman kaya ito? Nagtatakang bulong ng padre di pamilya bago tinungo ang pinto. Nagulat siya nang bumungad ang isang matandang basang-basa ng ulan. Iho, baka maaari akong makituloy kahit isang gabi lang. Nanginginig na pakiusap ng matanda. Nilo anak, madali ka. Kumuha ka ng tuyong tuwalya, pamunas ni tatang. Agad niyang sigaw sa anak bago walang pagdadalawang isip na pinapasok ang matanda. Ang asawa niya naman ay agad na nagpakulo ng mainit na tubig upang mapainom ng kape ang nilalamig na bisita. Ako ho si Julio at sila naman ang asawa't anak kong si Rina at Nilo. Tang, ano ho bang nangyari at napadpad kayo rito at inabutan ng ulan? Nag-aalalang usisa niya sa di kilalang matanda. Humigop ito ng kape bago sumagot. Ako naman si Manolo. May dinaanan ako sa sakahan, ngunit hindi na ako umabot sa bahay at bumuhos na ang ulan. Komento nito. Nagtaka siya sa sinabi ng matanda. Lahat kasi ng magsasaka sa kanilang baryo ay kilala niya, ngunit hindi ito pamilyar sa kanya. Ngunit pinili niyang hindi magkomento. Nako, kay malas niyo naman ho at dito kayo sa payak na bahay namin napunta. Pasensya na ho ha, wala kaming kuryente. Nahihiyang wika niya sa matanda. Alam mo ba kung ilang malalaking bahay ang kinatok ko? Ngunit wala ni isang nagbukas man lang ng pinto. Napakaswerte ko na pinagbuksan niyo ako ng pinto at pinatuloy. May bonus pang mainit na kape. Nakangiting tugon ng matanda. Kami ho'y naghahapunan noong dumating kayo tatang. Bakit hindi niyo ho kami saluhan? Maya-maya ay paanyaya ng asawa niya sa matanda. Pwede ba? Nakakahiya naman sa inyo. Sagot nito. Para saan pat tayo ho'y nasa iisang baryo? Kaso ho'y simpleng toyo at itlog lamang ito. Ani ni Julio. Naku, paborito ko yan. Maligayang bulalas nito. Kaya naman napuno ng tawanan ang maliit na bahay. Julio, ikaw ba'y may sariling lupa o nakikisaka ka lang sa asyenda ng mga Alcaraz? Maya-maya ay usisa ng matanda. Wala ho kaming sariling lupain, tang. Naibenta namin noong magkasakit ang asawa ko ilang taon na ang nakakaraan. Sagot niya sa matanda. Masaya silang nagkukwentuhan habang maganang kumakain. Inutusan niya ang anak na ayusin ang higaan nito upang may matulugan ang kanilang bisita. Tang, doon na lang ho kayo sa higaan ni Nilo matulog. Magtatabi-tabi na lang ho kami sa papag naming mag-asawa. Salamat iho. Sobra na ang naging abala ko sa inyo. Nahihiyang tugon ng matanda. Wala ho iyon. Bisita namin kayo.
Kaya tama lang na maging komportable ang inyong pagtulog. Humiga na ho kayo at ikakabit ko ang kulambo para hindi kayo lamukin. Magiliw na utos niya sa matanda. Kita sa matanda ang matinding hiya sa kanila. Ngunit paulit-ulit niya na sinabi rito na wala itong dapat ipag-alala. Huwag kayong mag-alala. Hahanap ako ng paraan upang bumawi sa kabaitan nyo. Wika ng matanda bago matulog. Kinabukasan, alas 4 pa lamang at gising na ang mag-asawa. Maghahanda ako ng maayos na almusal para makakain si Tatang. Nakangiting utas ng kanyang asawa na nasa harap ng kalang diuling. Mag-aalas 5 na nang magising ang matanda. Tang, kape at almusal ho. Nakangiting bungad niya sa matanda. Nataos puso naman itong pinaunlakan. Dahil tumila na ang ulan, madilim pa ay nagpaalam na ang matanda dahil may aasikasuhin pa raw itong mga bagay-bagay. Lubos-lubos ang pagpapasalamat nito sa pagpapatuloy nila rito. Akala ng mag-anak ay iyon na ang huling pagkakataon na makakadaupang palad nila ang matandang si Manolo. Subalit maling-mali sila. Julio! Agad na napahinto sa pagtatanim si Julio nang marinig ang tarantang sigaw ng kanyang asawa. Anong nangyari? Bakit Trina? Usisa niya sa asawa. Umuwi ka sa bahay, ngayon na. Merong kakaibang nangyari. Pagbabalita ni Rina sa asawa. Nang umuwi sila ay tumambad ang tatlong lalaki na pawang nakasuot ng uniforme. Kayo ho ba ang may-ari ng bahay na ito? Naatasan ho kaming kabigtang kayo ng kuryente. Paliwanag ng isa sa mga lalaki. Pero wala ho kaming pambayad dyan. Baka ho nagkakamali lang kayo. Magalang na pagtanggi ni Julio. Sigurado ho kami. Utos ho ito ni Don Manolo Alcaraz. Napamulagat ang mag-asawa bago nagkatinginan. Ang mga Alcaraz ang nagmamayari ng karamihan sa mga lupain sa baryo nila. Ngunit hindi pa nila kailanman nakadaupang palad ang Don na sinasabi ng mga ito. Julio, Manolo nga raw ba ang pangalan? Hindi kaya namimilog ang matang bulong ni Rina. Sakto namang isang magarang sasakyan ang dumating. Iniluwa noon ang isang lalaking may magarang kasuotan. Tatang, gulat na magkapanabay na sigaw ng mag-asawa. Isang naaaliw na ngiti ang ibinigay sa kanila ng matanda. Nagulat ba kayo? Marahil ay natuklasan nyo na ang totoo. Ako, si Don Manolo Alcaraz, ang may-ari ng Hacienda Alcaraz, pagpapakilala ng matanda. Bilang ganti ko sa inyong mag-asawa, nais kong ibigay sa inyo ang mga bagay na wala kayo, kagaya ng maayos na bahay at kuryente. Pahayag nito. Hindi naman ho kailangan, Don Manolo. Hindi ho kami humihingi ng kahit na anong kapalit sa pagtulong namin sa inyo. Katwiran ni Rina nang makabawi sa pagkagulat. Pero gusto kong gantihan ang kabutihan ninyo. Ang mga mabubuting tao na kagaya nyo ay nararapat lang na magkaroon ng magandang buhay. Paliwanag ng matanda. Mas lalo pang napanganga ang mag-asawa ng isang dokumento ang iabot ng matanda. Iyan ang titulo ng lupa na ibinenta nyo noon. Sa inyo na ulit ang lupain na yan. Tuluyan nang napaluha ang mag-asawa sa labis na galak at pasasalamat. Ang kakarampot na tulong na ibinigay nila sa matandang naghahanap ng masisilungan ay ibinalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw.